Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, ring din ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Anong ginagawa mo? Habang nakaupo, natanong sa akin ni Alexander. Nasa loob kami ng kwarto at kaming dalawa lang. Pinagmamasdan niya ako habang daladala ko ang bag at mga gamit ko. Lilipat kasi ako sa ibang kwarto. Hindi naman dapat kasi kami nagtatabi eh. Naglilipat ng gamit? Sa kabilang kwarto na ako matutulog. Sagot ko habang hirap na hirap ako sa mga gamit ko. At ikaw pa talaga may gana maglipat? Sabi niya, oo, ako talaga, dahil ayokong magbuntis. Kahit man lang sana tulungan niya ako maglipat ng gamit ko, hindi pa niya magawa. Ngayon lang yata ito nagstay sa kwarto niya. Noong mga nakaraang araw, never siyang nagpahinga o nagtambay dito sa kwarto niya. Palagi siyang wala. Kaya naman ako nakakagalaw ng maayos dahil natatanggal ko ang disguise ko. Kapag magkasama kami, baka manlagkit na ang katawan ko dahil dito sa suot ko. Kahit may aircon, hindi pa rin sapat para malamigan ako dahil dito sa makapal na suot ko. Kahit nakikita niyang nahihirapan ako sa mga gamit ko, hindi man lang nag-abalang tulungan ako. Masamang hukluban. Palabas na ako ng pintuan nang bigla siya magsalita. May naiwan ka pa? Napalingon ako sa kanya. Ano pa bang naiwan ko? Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil sa hawak niya. Ay peste! Yung tiba ko. Bakit naman kasi nandun sa higaan yun? Peste! Suot ko nga pala yun kagabi. Peste talaga na tibak to kung saan saan lumilipad. Biglang uminit ang pisngi ko. Palagi na lang bang kahihiyan ang mga abot mo, Jill? Sete talaga. Hawak-hawak pa niya na parang ayaw niyang padapuin ang daliri niya sa tiba ko. Parang kurot lang ang pagkakahawak sa tiba ko ang ginawa ni Hukluban. Sete, mabango naman siguro yun. Unti-unti akong naglakad palapit sa kanya. Sete talaga. Para na siguro akong hinog na kamati sa pamumula nito. Yung panty mo ba naman? Hawakan ng gwapong nilalang na ito? Ganyan ka ba talaga? Pagkatapos mong hubarin, kahit saan mo nalang iniiwan at tinatapon. Pinasadahan niya ako ng tingin. At tibak pa. Dagdag pa niya. Hindi ako nagsalita. Kotang-kota na talaga ako sa kahihiyan. Hindi naman kasi sa akin ang tibak na to eh. Pinahiram lang sa akin ni Leia. Hindi naman ako mahilig sa tibak. Pero dahil daw may bago siyang mga tibak, pinahiram niya muna sa akin, pero bigay na dahil hindi na maibabalik sa kanya. Napahiya patuloy ako sa peste na tibak na ito. Hinablot ko iyon mula sa kanya. Mabuti nga at may tibak pa, kaysa walang suot na panty. Sagot ko sa kanya. Tinarayan ko siya, as if naman na makikita ang katarayan ng kilay ko. Ang kapal na kaya ng kilay ko dahil sa disguise ko. Bigla siyang natawa. Labis naman ang kagwapuhan niya, ang kasungitan niya ay biglang napalitan. Nakakapagtaka lang ha? Halos ayaw mo nang pasukan ng hangin niya katawan mo dahil dyan sa napakahaba mong suot. Pero sa ilalim pala niyan, kapirasong tela ang laman na nakatakip dyan sa diamante mo. Natawa pa rin si Hukluban. Anong nakakatawa? Tumaas lang ang kilay ko. Ano bang pakialam mo sa diamante ko? Kung naiinggit ka, magtiba ka rin. Pagtataray ko. Patuloy pa rin ang pagtawa niya. Bahala ka nga dyan, mamatay ka sa katatawa. Hinayaan ko siyang tumawa ng tumawa. Tumalikod na ulit ako para lumabas. Pero nagsalita ulit siya. Akala ko nga, magaganda lang ang nagsusuot ng ganyan. Kahit palapangit nagsusuot na rin. Peste ka talaga, Rosales. Palalampasin ko muna, pero kapag ako ay napuno sa'yo, makakatikim ka sa akin ng uppercut.
Siguro, napakabuli nito dati sa school. Lakas mambuli. Padabog kong kinuha ang aking magsasahig at padabog ko rin na sinarado ang pinto ng kwarto niya. Paglabas ko, nakasalubong ko si Elisa, ang pinakabatang nagtatrabaho dito sa mansyon. Nasa 24 pa lang kasing edad ko lang. Ma'am, bakit hindi niyo po ako tinawag? Nako, maglalayas na po ba kayo? Inagaw niya mula sa akin ang isa kong dala na bag. Diyan na ako sa kabilang kwarto matutulog. Turo ko sa hindi naman kalayuan sa kwarto ni Hukluban. Bakit po? Nag-away po ba kayo ni Senyorito? Ayaw ko siyang makasama. Tanging sagot ko lang. Ay, ma'am, bakit naman po? Napakagwapo ni Senyorito. Dapat sa stage na ito, nag-honeymoon pa lang kayo. Bagong kasal pa lang kayo eh. Tila kinikilig na sabi nito. Natigilan na lang ako dahil natigilan din siya at parang nagsayaw-sayaw habang nakatingin sa kisame. Hindi uso ang honeymoon sa amin. Sabi ko at tuluyang binuksan ang pintuan ng mapatapat kami sa magiging kwarto ko. Kahapon lang nilinis namin ito ni Manang. Kaya ngayon, ready na siya para tulugan ko. Kulay red ang bedsheets ng kama. Ako ang pumili nun at kulay white naman ang themes ng kwarto. Perfect. Nakaka-relax. Kaysa naman sa kwarto ni Hukluban. Parang pinagsuklaban ng langit ang kulay. Hindi nakaka-relax. Nakaka-stress. Sa wakas, walang gulo. Walang makakakita sa akin at malaya akong gumalaw dito. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Hinubad ko ang lahat ng sagabal sa katawan ko. Itinira ko lang ang aking suot na pangilalim na walang strap at maikling shorts pagkatapos ay humiga. Pagkagising ay nagutom ako kaya sinuot ko muli ang disguise ko para lumabas. Alas 3 na ng hapon ako nagising. Samantalang nakatulog ako ng alas 12. Ang haba pala ng tulog ko. Kahit alam na ni Manang na nag-disguise lang ako, alam ko naman na hindi yun ipagkakalat ni Manang. Hindi niya rin sasabihin kay Alexander ang sikreto ko. Umalis po ba si Hukluban? Este ang senyorito nyo? Tanong ko kay Manang habang kumakain ako. Umalis na po ma'am. May kausap nga sa phone yung kanina. Narinig ko si attorney yata ang kausap niya. Sagot ni Manang habang nagluluto ito. Tumangutango na lamang ako. Ako yung kinakabahan kapag naririnig ko ang attorney. Alam kong meron na naman panibagong task iyon. Idinadamay pa nila ako sa kanilang mga kalokohan. Anong gagawin ko? Nakabali na ako. Hindi na pwedeng umatras. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa kwarto ko para magpahinga ulit. Doon nag-movie marathon ako at kung ano-ano pang ginawa ko. Tinawagan ko rin si Leia pero saglit ko lang ito nakausap dahil may racket pala ang bakla. Pahiga na ako na may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Sino yan? Sigaw ko. Si Elisa po ito, madam. Pakibukas po ng pintuan niyo, madam. Kasama ko po si Senyorito. Sigaw rin niya mula sa labas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ko. Si Alexander, nasa labas ng pinto ng kwarto niya ito. Anong kailangan niya? Paano na? Teka lang! Sigaw ko. Halos magkandara pa na ako sa pagtakbo para lang kunin ang wig ko at isuot ito. Maging ang mahaba kong palda at long sleeve ko ay madalian ay sinuot ito. Espirito! Open this fucking door! Nagagalit na utos ni Alexander. Shete naman, bakit ba nandito yan? Oo, nandyan na! Sigaw ko ulit bago tuluyan na puntahan ang pintuan para pagbuksan ng mga ito. Hinihingal na pinagbuksan ko ang mga ito. Nakakunot ang noo ni Alexander nang mapagbuksan ko ito. Pinasadahan niya ron ako ng tingin mula ulo hanggang paa yata. Anong kailangan niyo? Nauutal pa na tanong ko. Bakit ang tagal mo bago nabuksan ang pinto? We waited here for almost 5 minutes. Galit na tanong nito sa akin. Kailangan ko na naman bang magpalusot?
Ano kasi, nakatulog ako. Salamat, nakahanap rin ng palusot. Nakatulog pero nakasagot? Anong klaseng tulog yon? Ang dami mong palusot. Ito na naman si Hukluban. Bakit ba nangingilam to? Instead of standing up, why don't you just pack your things? Mahinahon niya ng utos sa akin. Pero teka, bakit? Bakit ako mag-aal sa balutan? Bakit? Tapos na ba ang kontra ko? Pinapalayas mo na ba ako? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. No, you will move to my room. Napalunok ako. Lilipat ako sa kwarto niya? Pero bakit? Akala ko ba, dito na ako sa kwarto na ito. Siya pa nga nagpalayas sa akin sa kwarto niya. Tapos ngayon, pinababalik niya na ako roon. Wala akong privacy doon. Sorry, pero ayaw ko. Pagmamatigas ko. Akmang isasarado ko ng pinto nang mapigilan ng kamay niya ito. Wala akong nagawa kundi buksan ulit ito. Elisa, kunin mo ang mga gamit ng senyorita mo. Utos niya kay Elisa. Si Elisa naman ay tumalima papasok. Pero bago ito tuluyang pumasok, lumapit pa ito sa akin at bumulong. Sabi sa inyo, Madam E, meron pa kayong honeymoon. Ay! Kung ako niyaya ni senyorito, talagang bubuka ka agad ako. Sabay kindat nito sa akin at tuluyan ang pumasok para ayusin ang mga gamit ko. Nagkatitigan kaming dalawa nang makapasok ng tuluyan si Elisa. Kami na lang kasing dalawa ang magkaharap. Hihintayin kita sa kwarto. Sumunod ka na. Marami tayong pag-uusapan. Tinalikuran niya rin ako pagkatapos niyang sabihin ito. Napatampal ako sa aking noo. Ano bang kalokohan to? Gagawin na ba namin yung sinasabi ni attorney? Kailangan niya ng anak. So kailangan namin mag-sex? No! Hindi pwede! Tutol na tutol ang isip at katawan ko. Pero ano magagawa ko? Pinasok ko to. Kaya dapat panindigan ko. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kwarto niya. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kanyang swivel chair at nakaharap sa kanyang working table. Abala rin siya sa kanyang laptop. Napahawak ako sa aking labi. Ngayon ko lang napansin na hindi ko suot ang retainer ko. Nasaan ang retainer ko? Napalingon naman ako sa kapapasok lang na si Elisa. Baka nakita niya ang retainer ko. Nilapitan ko si Elisa para tanungin ito. Hindi naman daw niya nakita. Nasaan? Sinulyapan ko si Hukluban. Abala pa rin ito sa laptop niya. Maya-maya ay may kausap na ito sa phone. Narinig ko ang kanilang usapan. Attorney, ginagawa kong lahat so I can learn all the management of that company. Alam kong si attorney na naman ang kausap niya. Galit na naman. Wala yatang kausap ito na hindi niya tinaasa ng boses. Nang maibaba nito ang kanyang cellphone, tinawag ko naman ito. Rosales? Tawag ko. What? Tinaasan pa ako ng boses. Nakita mo bang retainer ko? Sinaman niya ako ng tingin. After ng ilang segundo, nagsalita rin naman. Bakit mo sa akin hinahanap? Hanapan ba ako ng mga nawawalang gamit? Nagtatanong lang naman ako. Sinimulan kong tumalikod na sa kanya. Nagtatanong lang, tinaasan na kaagad ako ng boses. Don't walk out. May pag-uusapan tayong dalawa. Muli akong bumalik sa pwesto ko. Lumapit naman siya sa akin. Anong pag-uusapan natin? Mas lumapit pa siya sa akin na halos magkalapit ng aming mga mukha. Tinitigan niya ako. Nailang ako, kaya lumayo ako ng konti sa kanya. Pero hinila naman niya ako palapit sa kanya. Kagad kong itinukod ang kamay ko sa dibdib niya para hindi kami magkalapit ng tuluyan. Acting like you're a virgin, ha? Pangmamaliit niya sa akin. Para sabihin ko sa'yo, I'm still a virgin. Sinamaan ko siya ng tingin, kasabay ng pagsampal ko sa pisngi niya. Pangalawang sampal ko na ito sa kanya. Tumabingi ang kanyang mukha. Nakailang sampal ka na sa akin, sabi niya habang hawak ang pisngi niya na sinampal ko. Tama lang yan sa tulad mo. Wala ka kasing modo.
kinagat niya ang labi niya na parang nagpipigil na magalit. Hindi ko pinasok ang trabaho na ito para lang insultuhin na katulad mo. Lumayo naman siya sa akin at umupo sa kama. Tumingin ulit siya sa akin. You heard what attorney said, right? Kailangan ko magkaroon ng anak. So posible ba na mabigyan mo ko ng anak? When is your fertile day? Seryosong tanong niya sa akin. Nakagat ko ang aking lower lip dahil sa tanong niya. Hindi ko inaasahang itatanong niya sa akin yon. Nagmamadali akong sumunod at pumasok sa sasakyan ni Hukluban dahil isasama niya ako sa kanilang kumpanya. Bakit naman kaya? Napansin kong ito yung sasakyan na gamit niya nung nakita ko siya may kalampungan na babae. Nakadaan ako sa kanilang car garage at napakarami niyang sasakyan pero ito lang ang palagi niyang ginagamit. Favorite? Ngayon pa lang yata ang simula niya sa kanilang kumpanya. Hindi pa siya kagad nag-manage sa kanilang kumpanya dahil kailangan pa niya ma-memorize lahat at malaman ang pamamalaka dito. May ari rin pala sila na mga luxurious cars, telecom at meron din silang sariling airlines at meron pang rancho sa probinsya. Narinig ko lang naman iyon kanina habang kausap niya si attorney sa phone. Pinasadahan niya naman ako ng tingin. Bakit sobrang tagal mo? Wala namang nagbago sa'yo. Pangit ka pa rin naman. At nakatanggap na naman ako ng lait mula sa kanya. Natagalan ako dahil sa Cheche Buretche kong disguise na ito. Hindi ba pwedeng iklian mo ang palda mo at iklian mo rin yung sleeve mo? Ako yung naiinitan sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi pwede. Sensitive ang balat ko. Kaagad na sabi ko. Napailing-iling naman siya at itinuon ang paningin sa harapan. Buong biyaheng wala kaming imikang dalawa. Bakit niya pa ako sinama? Kagabi, akala ko makukuha niya na ang iniingat-ingatan ko dahil sa tanong niya. Mabuti na lang, hindi ko alam kung kailan ang fertile day ko. Hindi ko naman talaga alam. Umalis siya kagabi at hindi rin umuwi. Umaga na ulit siya umuwi, kagaya ng ginagawa niya na nakasanayan ko. Umuwi siya ng umaga, umaalis sa gabi. Kaya ang ending, ako lang mag-isa sa kwarto niya. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Sumakit ang puson ko at may nararamdaman akong kakaiba sa aking puson. Meron ako? No, hindi. Napangiwi ako. Naalala ko menstruation day ko ngayon. Paano na? Anong gagawin ko? Kagat ang labi na sinulyapan ko ang aking katabi. Seryosong nag-drive at walang pakialam kahit napakalikot ko sa inuupan ko. Stop staring at me, espirito. You know, I'm driving. Do you want me to fuck you here in the car? Seryosong sabi niya. Paano na? Hindi talaga ako mapakali. Bakit naman ako matatakot sa sinasabi niyang aangkinin ako dito sa loob ng kotse niya? Meron nga ako. Tumikim ako para lumingon siya sa akin. Hindi naman ako nabigo dahil lumingon siya sa akin. What? Do you want anything to say? Bigla niyang itinigil ang kotse at tumitig sa akin. Hinihintay niya ang sagot ko. Nakangiwing tumango ako sa kanya. Kasi hindi ko masabi. Kasi ano? Tanong niya na naiinip na naghihintay sa sasabihin ko. Faster! Say it! Meron ako! Napapikit ako. Kahihiya na naman ito. Napakamot siya ng ulo nang magmulat ako ng aking mga mata. Anong meron? Pwede ba make it clear? Naiiritang sabi niya. Meron ako. Meron akong mens. Anong mens? Pwede bang diretsuhin mo ako? Hindi ko maintindihan. Ano bang mens? Lalaki? Kita ko ang pagkairita niya ng sobra. Meron na akong tagos. May period ako. Napapikit ulit ako. Problema ba yon? Wait. What? Tagos? Period? Hindi ba't yun yung lumalabas sa babae? What the fuck? Napahilamos siya sa kanyang mukha gamit ang kanyang palad habang ako ay tumatango.
What the fuck? Laglag ang kanyang panga pagkatapos. So ano ngayon ang gagawin ko? You're not wearing a napkin? Umiling-iling ako. Pambihira naman oh. Bakit hindi ka nagsuot? Alam mo meron ka. Inis na inis na sabi niya. Hindi ko nga alam eh. Kung alam ko lang, edi sana nagsuot ako kanina. Baka pwedeng umutang. Wala kasi akong dalang pera dito. Bibili lang ako ng napkin. Mukhang hinahanda na ni Alexander ang sarili niya na gawin ang isa pang hiling ng ama bago makuha ang kanyang mana, ang mabuntis, ang babaeng kanyang napangasawa. Ngunit si Jillian ay hindi pa handa na ibigay ang sarili niya sa lalaking napangasawa niya. Paano na kaya? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Shoutout po sa pamilya sa Lundagit at kay Ma'am Marian Asuncion at sa co-office mate ni Ma'am Annalyn sa Lundagit sa Makati. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.